So welcome sa Rod TV. And sa video na to, i-review ko sa inyo itong pahabang microphone na ito. At ito nga si Boya BYBM6040. Isa siyang shotgun microphone. So sa video na ito, sasabihin niyo sa inyo kung ano nga ba ang mga shotgun microphone at kailangan mo ba talaga nito. So simulan na agad natin to pagkatapos ng intro. Hi guys, ako po si Rod TV. Mostly yung mga content po na ginagawa ko ay patungkol kay YouTube. So kung gusto mo mag-grow sa YouTube, nasa tamang kamay ka. And sometimes gumagawa rin po ako ng mga microphone reviews tulad po nito. So Boya sent me this product para i-review sa inyo pero hindi nila ako binayaran. So I will tell you my honest feedback patungkol sa microphone na ito. So huwag na natin patagalin, let's take a look na agad sa kanyang box. Ayan, as usual, nakalagay siya sa white and light blue box dahil nga Boya po ito. Maganda yung box niya, malinis at makikita mo agad si mic sa box. Nakalagay nga dito is professional short shotgun microphone. So, bakit nga ba short, no? Kasi yung sumunod na version dito is Boya 6060L. So, medyo mas mahaba na yon compared dito. So, ito, maikling version pa po ito na shotgun microphone ng Boya. So, sa likod, makikita na natin yung features at specification ng mismong microphone. So, buksan na agad natin yung box. Ayan, bubungad agad yung black pouch. Dito nakalagay siguro for sure yung microphone. So, meron itong good texture. Meron itong XLR cable. Ayan, mukhang matibay. Shotgun mount. Gawa siya sa plastic itong part na ito pero parang aluminum naman itong neck niya. Meron din itong rubber stopper. Ito yung dead cat niya. So, this is recommended para sa outdoor use kapag mahangin. May warranty card and manual. And ayun, buksan natin yung pouch. Ayan, dito natin makikita yung microphone mismo na nakasuot yung foam windshield niya. Yung itsura talaga ng mic for me, walang halong bola pero napaka-premium ng dating niya. So, quality talaga. So, yung ganitong klaseng mic na pahaba, ang tawag po dito ay shotgun microphone. Ano ba yung shotgun microphone, Kuya Rod? Ito yung klase ng microphone na kung saan po nakatutok itong dulong part niya, yun lang po yung masasagap niya or yun lang po yung makukuha niyang sound or noise. So basically kapag nakakita kayo ng pahabang microphone na parang tubo or parang flute, shotgun microphone yung tawag po dito. So, bakit mo kailangan ng shotgun microphone? Kung ikaw yung taong mahilig gumawa ng short film, documentaries, or broadcasting, well, bagay sa'yo itong microphone na ito. So, pwede rin kung gusto mo mag-vlog tapos ayaw mo nang may mic ka sa ganito sa damit mo na iniipit or yung mga lavalier mic, maganda na piliin mo rin yung shotgun microphone. At also kung ayaw mo nang may mga nakaharang no sa mukha mo or sa gilid mo na mga condenser microphone or USB microphone, pwede nyo piliin itong shotgun microphone. Gagawin mo lang siyang boom mic sa taas. So wag mo lang siyang ipapakita sa frame at ayun, itututok mo lang siya sa bibig mo. So kung makikita nyo may mga taong naghahawak ng mga microphone gamit yung dalawang kanilang kamay na mahaba. So yun, yung mga mic na yun is shotgun microphone po yun. So yun nga, sabi nga rin dito, kailangan nga daw po nito ng phantom power bago po ito mapagana. So kung meron kang mga external audio recorder like Zoom HN, mas maganda yon kasi mas less hassle kapag meron kang mga shotgun microphone. So by the way, I'm using the Boya BYMM1 as my boom mic right now. So mumurahin lang ito pero mas maikli po ito. Bababa ko lang onte sa camera. So ito siya guys, nakalagay siya sa akin sa taas ng camera ko. So inaalis ko lang siya sa frame ko. So ito yung napipick up niyang boses. So iaangat ko lang siya. So ayan, nakalagay siya dito sa taas ng bibig ko. Nakatutok siya sa bibig ko at linalabas ko lang siya sa frame ng camera ko. And mamaya, papalitan na natin ito ng Boya BY6040. So guys, kung nagugustuhan mo yung video, huwag mo namang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. And guys, palike naman guys sa mga may Facebook account dyan ng aking gaming page. At ito nga po ay si Rod Gaming. Nag-i-stream ako dyan
ng Call of Duty Mobile. So sana masuportahan niyo po ako diyan. Isang follow lang, malaking tulong na po 'yan sa akin. So ito yung audio quality guys kapag galing lang mismo sa camera ko. So alam niyo yun, medyo ma-echo gawa ng aking kwarto. So again, this is my voice using the Boya BY-MM1. Pero ito na guys yung audio quality ng Boya BY-6040 shotgun microphone. So kung makikita nyo, mas maganda yung audio quality na nagagawa niya compare sa internal mic ng camera ko at bukod sa Boya BY-MM1 po natin. So, mas maganda yung nagagawa nitong audio kasi mas solid talaga, mas crisp para sa akin yung audio quality na napoproduce nitong Boya 6040. So, kapag nakatutok ito sa bibig mismo nung nagsasalita, mas maganda dahil mas mabibigyan kanya ng solid audio quality. So, itetest naman natin yung mic nang walang windshield, nang merong windshield at merong dead cut. So, tignan lang natin yung pinagkaiba. So, ito guys yung audio quality ng Boya 6040 at ito yung windshield niya. So, ibabalik naman natin ito. So, ito naman yung audio quality ng Boya BM6040 nang merong windshield. So, next naman natin, ilalagay naman natin itong dead cut. Hi guys, ito naman yung audio quality ng Boya BY-BM6040 ng merong dead cut na nakalagay. So dahil short shotgun microphone, pwede ko siyang gawing microphone for public interviews or kahit simpleng interview. Itututo ko lang syempre sa nagsasalita yung mic na ito. So ayan, itetest naman natin yung audio quality na mapipick up po nito kapag magsasalita po tayo sa gilid at sa likod. Hi guys, ito yung audio quality ng Boya 6040 kapag nagsasalita ako sa gilid. Ayan guys, yung audio quality ng Boya 6040 kapag nagsasalita ako sa gilid. Ito naman guys, yung audio quality ng Boya 6040 kapag nagsasalita ako sa likod. At ito naman guys, yung audio quality kapag nagsasalita ako syempre sa harap. So ngayon, wind test naman tayo. So itatapat ko ito sa electric fan at tignan nyo lang muna ang pinagkaiba kapag merong windshield at dead cut. So ngayon naman, lalagyan naman natin siya ng windshield. So ngayon naman, linagyan na natin siya ng dead cut. So try naman natin siya sa tapat ng electric fan dito sa gilid ko. So let me know sa comment section kung meron nga ba talagang difference kapag merong malakas na hangin na umaatake sa microphone na ito. So for me, I think mas gagamitin ko na ito palagi, itong microphone na ito, kasi nga nakakapagbigay naman siya ng isang solid na audio quality sa isang video. Pero yun nga, as of now, hindi ko pa siya magagamit sa labas kasi nga wala pa po akong external audio recorder. So for meantime, mas gagamitin ko lang muna siya sa paggawa ko ng mga talking head videos. Pagdating naman sa presyo, ang presyo nito sa Lazada ay 5,000 pesos from Boya shop mismo. Na ilalagay ko po yung link sa description dahil doon nyo po siya dapat i-check. And kapag umorder nga po kayo using my code, magkakaroon nga po kayo ng 10% discount. Pero overall, yung rate ko sa mic na ito ay 8.5 over 10. I know na kapag meron kang knowledge sa mic, madali na lang sa'yo itong mic na ito, pero kung baguhan ka lang, ayun nga, hindi ko siya rinirecommend sa inyo kasi mas marami pa naman dyang low budget mic na mas madali or plug and play kumpara sa mic na ito na marami kang kailangan bilhin na accessories para mas mapagana mo ito. So kung wala kang phantom power, kailangan pa bumili. Kung wala kang audio interface, kailangan pa bumili. Kung wala kang PC, medyo mahihirapan ka. So, maganda talaga na meron kang gamit or mas maganda na meron ka talagang external audio recorder. So, let me know sa comment section if soon kailangan mo ng isang shotgun microphone katulad ng Boya
60-40. Again, this is Rod TV. Thanks for watching and peace out.